Magandang araw at magandang buhay mga Corp! This is Archery and welcome back to my YouTube channel. Nagbabalik tayo ngayon dito sa MM Cruise Bicycle Trading dito yan sa Lulumboy, Bukawe, Bulacan para sa panibago na namang bike check video mga Corp! Napakaganda na ibabike check natin, promise! Ibabike check natin tong Quest 4 Infinity CX. Ayan, so bago ko simulan ang bike check videos, gusto ko lang magpakilala mga Corp sa mga bago lang sa aking YouTube channel. Ako nga pala si Archery, gumagawa ng bike check videos, bike repair tips, and unboxing. Ayan, so kung hindi ka pa napag-subscribe, syempre huwag kalimutan pindutin ang subscribe button para updated kayo sa mga panibago nating bike-related videos. Ayan mga Corp, excited na ako. Wala nang paigoy-igoy. Simulan natin ang bike check nitong Quest 4 Infinity CX. So ayan mga Corp, ang ating iba bike check, ang Quest 4 Infinity CX. Pa-comment naman mga Corp sa comment section kung ano ibig sabihin ng CX. Hindi ko alam ibig sabihin niya pero parang nadinig ko, mayroon nagsabi sa akin kung ano meaning ng CX na yan. Ayan. So simulan natin ang bike check sa kanyang timbang mga Corp. Ang bike na to ay tumitimbang ng 11.5 kilogram. Ang gaang nito mga Corp. Ang sarap nito sa kalsada. Di ba? Promise. At ang ating frame. Ang size ng ating frame ay 50 cm. Since road bike tayo, so centimeter ang gagamitin dyan. 50 cm ang ating seat tube. At ang ating top tube ay 54 cm. Reach yata ang tawag dito. Reach sa road bike. Tapos yung top tube niya, ay yung head tube niya mga Corp. Head tube ay 120 millimeter. Ayan. At ang ating pintura mga Corp ay glossy silver. Nakikita nyo naman, no? Ang ganda. Ayan. So, hindi pa natin pwedeng tanggalin ng plastic. Hayaan natin yung buyer ang magtanggal niya. Ang sarap kayo mag-unboxing. Ano? Kaya lang, hindi naman atin to. Eh. So, smooth welding mga Corp. Smooth welding dito. Smooth welding doon. Smooth welding din dito. Pero pagdating dito, maraming uod ng pagkaka- welding. Ayan. Gawa kasi to sa aluminum alloy 6061 ang ating frame at ganun din ang ating fork. Ayan o. Oh, ang gaang o. Oh. Internal cabling, isa rito mga ka-erp. At dalawa rito sa kabila ng kanyang down tube. So dito pumasok at dito inilabas. Ayan. So pag may pinasok ka, may ilalabas ka. So lahat dito. Ayan. At dito dumaan yung kable ng RD. Siyempre dyan at doon ang RD, ang kable ng ating preno sa likod. Oo, ang ganda. Dito tayo ngayon sa kanyang seat stay, pabilog. Ito mga Corp, pabilog. Ang ganda. Tapos may bridge. Ayan. Pagdating dito, ang cute pa rin. Medyo minimalist ang design ng ating frame. Napakakunti ng ating design. Yun ang nagpapaganda doon sa ating frame. Napapalitan ang dropout. Dito naman, road climbing Quest 4. Yung mga decals nga pala dito mga ka-erp ay water decals. So makakapamo to kagaya nitong Quest 4. Itong road climbing Quest 4, Infinity CX, may lining dito. Hanggang dito may lining. At dito sa taas, Infinity CX, water decals din yan. Professional edition. Wow, may professional edition pa yun, no? At dito sa head tube mga ka-erp ay tapered. Napapansin ko mga Corp, pag road bike, yung kahit yung tapered niya, ayan, maliit lang yung difference. Hindi kagaya sa mountain bike, pag tapered, ang laki talaga, pansin nyo, di ba? Dito maliit lang yung difference nyo. Ayan. At yung fork natin mga Corp, mayroong butas dito. So palagay ko pwede mo lagyan to ng rim brake kasi tagusan siya. Kaya lang, hindi siya naka-rim brake kasi itong Infinity CX natin ay naka-disc brake siya. Yeah, made from aluminum din ang ating fork. Ayan, ang ganda ng ating fork. Medyo pitit siyang tingnan. At may Casper pa rin dito. Water decals pa rin yan. So, quick release ang ating harapan. Quick release din yung ating likuran. Ayan, no? Ang ganda, di ba? At dito tayo ngayon sa hubs. Yung hubs niya mga Corp, walang tatak. Ayan, no? Kanina ko pa iniikot yan.
Pero made from aluminum alloy yan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. So, 28 holes. Kaya 28 pieces din ng ating bakal na spokes. Yan. At bearing nito mga ka-erp ay palagay ko sealed bearing. Kasi ang cup nito ay aluminum. Ito. Yan, para sigurado tayo, kailangan buksan niya. Kaya lang, hindi natin mabubuksan kasi hindi naman sa atin to. Kaya pa-comment mga ka-erp kung nakapagbukas ka na kayo ng ganitong hubs. Para ma-confirm natin kung sealed bearing. Pero ang pagkakasabi sa akin, sealed bearing daw to mga ka-erp. Yan, no? At dito tayo sa rims. Siyempre, aluminum alloy double wall na rims na mayroon tatak na... Anong tong tatak na to mga ka-erp? Hindi ko siya mabasa. ZYXXK? Paalala? Pa-comment na rin mga ka-erp. Hindi ko talaga alam kung ano basa dito. ZYXXK yata yan. Malamang sa malamang mga ka-erp, 30mm ang ating rims. Yan. At ang gulong natin ay Kenda. Malamang sa malamang, ano to, nasa 35 siguro to. Ah, 37. Tama hula natin. 35 nga. 35C by 700. Kasi medyo malapad talaga siya mga ka-erp. Yan. So yung gulong niya, palagay ko, pwedeng-pwede to sa lupa-lupa. Yan. Kasi parang ano na siya, yung gulong ng ano, mountain bike in 26er, halos ganun na siya. Konti na lang. Yan. Siyempre sa kabila, ganun pa rin. Kenda 700 by 35C na gulong. ZYXXK na aluminum double wall alloy na rims. Bakal na spokes. Aluminum alloy na hubs. Siyempre, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 28 holes. Ayan. Palagay ko, sealed bearing din to. Kasi kung sealed bearing yung wrap, sealed bearing din yung likod. At ang ating cogs ay cassette type. Na ang tatak ay Sunshine SA. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 speed. At 11 yung pinakamaliit. 32 yung pinaka malaki. Yan. So, hindi ka mabibitin sa bilis nito kasi naka-11 siya at 32 yung pinaka malaki. At the same time, naka-2x kasi siya. So, hindi ka mabibitin sa bilis nito at hindi ka rin mabibitin siguro sa ahon kasi may maliit ka naman na ano rito, chain ring. Yan. At ang RD natin, mga ka-erp, Shimano Claris. Yan, syempre, ang ganda. Antigas. Antigas, oh. Yeah. Tapos medyo maiksi lang ito, hindi kagaya ng ibong nakikita. Ayun, maiksi lang 'to. You know? Standard ang ating pulley, plastic. Ayun, itong tension pulley saka guide pulley, standard plastic 'yan. Ayun, ang kadena natin, narrow KMC. Tapos ang ating crank set, ito ang ganda ng crank set, mga kuya ko. Removable chainring, 5 'yan. 1 2 3 4 5. Alloy ang ating big chainring. Pero yung maliit na chainring natin mga ka-erp ay made from bakal. 100mm or 110 BCD. Kung hindi ako nagkakamali mga ka-erp, yung BCD, yung distance nito. Yung distance ng tornillo. Ayan. Siyempre, 50 teeth yung pinakamalaki. 34 teeth yung pinaka maliit. Again mga ka-erp, bakal and alloy to. Pero yung ating crank arm ay 170mm made from aluminum alloy yan. Siyempre, gawa yan ng Pro Wheel Owns. Ayan, Pro Wheel oh. Ayan, Halotech yan. Tapos yung BB natin mga ka-erp, kitang-kita, walang daya. Pro Wheel ang tatak, kulay silver. So, nag-match yung kulay ng ating BB sa ating frame. Ang ganda, di ba? At ito yung ating seat clamp. Yung seat clamp na pang masungit. De joke lang yun. Ayan. Yung di tornillo siya, hindi siya quick release. Made from aluminum alloy. 27.2. Yung ano pala, 27.2 yung seat post. Ito, hindi ko alam yung sizes nito eh. Yung seat clamp na yan. Pero ito, 27.2. Alam ko, pag bumibili ng mga seat clamp, sinasabi lang yung seat post eh. Yan. Siyempre, ayun. ZYXXK. Tama nga tayo. Basa natin dito sa ating rims. Ito yun. Siyempre, single bolt, naka-setback ang ating seat post. Pero tingnan nyo mga ka-erp, ang ganda ng pedal niya. Oh, di ba?
Panalo, Aloy. Silver ring din siguro to mga ka-erp. Ayan, ngayon lang ako nakakita ng gantong pedal. Promise. Ang ganda. Ayan o, aluminum to mga ka-erp. At tas ang ganda ng tornilyo niya. Meron siya dito, pihitan. Meron din pihitan dito. So, bahala lang kayo kung gagamitin yung pamihit dyan. At syempre, yung upuan. Uy, ang kapal ng po mga ka-erp at ang lambot. Ang sarap upan nito mga ka-erp. Kaya lang, ingat ka dito. Ang tulis, oh. Baka ma-jempot ka nito. At case for ang tatak. Tapos medyo malapad yung kanal. So, dalo yan ang ihi. At dito, singawan yan ang utot mo. So, hindi ka natataas ang puwet pag nauutot ka. Yan. At pag ihi ka na lang. Di ba? Medyo malapad. Yan, at mararamdaman mo to sa puwet mo kasi ang lapad niyo. Yan. Flat to flat. Hindi siya pabagsak na ganun. Yan. At ang ating handlebar, ay handlebar, na-handlebar tayo. Ano? Ang ating drop bar, ayan, 420 millimeter, made from aluminum alloy, yung mga carp, wala siyang tatak. Ayan, oh. Tapos yung bar tape niya, mga carp, ramdam ko parang goma siya. Ayan, yung rubber feel siya, Ito, oh, promise. At dito, sear. Meron siya dito, hindi ko alam tawag dito, bar and cup. Tawag ba doon? Yan, sir. Yan, ang ganda oh. 85 millimeter ang ating stem na ZYXXK negative. Yan, pwede mo i-positive kung nasa gusto mo. Yan, pinagpapawisan tayo. At dalawang 10 millimeter na spacer. Siyempre, meron ditong dust cap na slam or naka-flat. Alloy din siguro ito mga car. Pakiramdam ko alloy. At siyempre, top cap na alloy na. Alloy din yan. Ganda oh. Oh, dito tayo ngayon. Ang STI niya, mga ka-erp, STI yan, ha? Hindi yan yung eskwelahan. Ito yung ating preno. Yan. So, kaya siya tinawag na STI, magkasama yung preno, lever, at yung shifter. Siyempre, Shimano Claris na internal cabling. So, ang ganda ng pagkaka cable management niya, mga ka-erp. Panalo, ang linis tingnan. Ang ganda dito. Oh, di ba? Ganda. At dito tayo ngayon sa rotor. Yan. So, since aluminum ang ating fork, naka-post mount yan. Yan. So, hindi na siya ginamitan ng adapter kasi tingnan niyo yung pinagkakabitan niya naka-rise na dito. Yan. At mechanical disc brake tayo, mga ka-erp. Malakas din ang preno ng mechanical, mga ka-erp. Promise. Nakararamdaman ko eh. 160 millimeter na rotor, yung pangkaraniwang design na nakikita natin sa mga built bikes. At syempre dito sa kabila, ganun pa rin. Ayan, naka post mount na mechanical disc brake caliper. Ito. At tingnan natin yung tornilyoan. Ayun, madali lang baklasin mga ka-erp kasi nakalitaw yung tornilyo dito. Hindi nakaharang yung frame. Ayan, no? Quick release yung harapan at likod natin. Ayan. At syempre, ito yung kabila ng ating crank arm. Pro wheel ons. Ito yung tornilyohan. At may nakalimutan tayo. Balikan natin mga ka-erp. Yung F din niya. Yung F din pala niya mga ka-erp ay Claris din. Oh, di ba? Siyempre may sticker yan. So ito yung sticker na nagpapatunay na original yung Claris natin. Ito. So guide yan kung gaano kataas yung F din natin. Susundin nyo lang to. Yan. So, Claris pala ang group set natin. At syempre, lalagyan na ng battle cage. So, napansin ko, iisa lang. Wala siya rito. Isa lang ilalagyanan. So, palagay ko, parang wala na tayong nakakalimutan. So, ilapan uli natin tong Case 4 Infinity CX. Ayan, napasaan na all na lang ako. So, mga carp, ayan yung ating bike check video, syempre, ng Case 4 Infinity CX. Etong nasa likuran natin, ang ganda nito mga ka-erp. Kung napapansin nyo, nakasando ko, oh, ang init ng panahon ngayon. Summer na. Ayan. So, nagkakahalaga nga pala ito mga ka-erp ng 21,000 pesos. Dito yan sa MM Cruise Bicycle Trading. So, ilalagay ko sa description mga ka-erp yung kanilang contact number, Facebook link at Google Map para sa mga gusto mag-avail. Itong napakagandang Case 4 Infinity CX, syempre Claris group set yan, 2x9. Ayan, so tumatanggap nga rin pala sila rito ng home credit para sa mga gustong kumuha ng hulugan. So napakarami pa nilang bike dito.
Ayan, nakita nyo naman mga carpo. So may basta marami. Kaya halos lahat ng parts na kailangan nyo, meron sila rito. Ayan. So hanggang dito na lang mga carpo. Road to 11,000 tayo. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video. Paalam. Bye-bye.